Bakit siya tinawag na gawa? So tingnan muna natin mga kapatid, ang ating topic for today is the summary of the Acts of the Apostles. At ito mga kapatid na aklat ng gawa ng mga apostoles, ito daw ay nasulat about 63 AD. So, ito mga kapatid ay, Sister Ne, para pong may naka-on. May naka-on po. Anyway. Minsan kasi nga nag-on bigla yan mga kapatid. Kaya minsan ang tunog ng ating background ay kutsara, tinidor. Minsan nagluluto, nagtitilamsikat ang mga mantika. Amen. Okay din naman yun. Kasi minsan naka-headset sila eh. So mga kapatid, makikita natin dito, Sister Cecil, that the book of Acts was written 63 AD. Yun ang sabi. So imagine, logically speaking, Sister Cecil, the book was written 60 years after Jesus died. Ang tagal, di ba? So they kept the literature for 60 years. Ang tagal. Ang author daw ng Acts, as per the biblical scholars, is Dr. Luke. Kaya sa Pilipinas, meron tayong Saint Luke. Kasi si Lucas ay isang doktor. Okay? Siya ay tinaguri ang manggagamot. Amen? Siya rin na sumulat ang Lucas chapter 1 verse 1 to 3. Ano ang pinakatema ng aklat ng gawa? Ang pinaka-overall theme ng gawa, mga kapatid ko, ay ang gawa ng banal na espiritu, the works of the Holy Spirit, and the acts of the apostle in confirming God. Kasi nung unang panahon, kanya-kanya, kaya minsan, pag nagmamano ka sa matatanda noon, yung kapitbahay namin na nanay ni Kuya Roger, nanay Kunching, pagka nagmamano ka doon, sasabihin, kawaan ka ng ama, ng anak, ng ina, may ina. Sabi ko, saan gawin nakasulat ang ina ho doon sa, bata pa naman tayo, no? Siyempre. Pero mo, may ama. May logic din naman siya, eh. Sabi niya, siyempre, kaya nagkaanak dahil may ina. Yung si Maria. Parang sinasabi niya na mag-asawa si God the Father at si Maria. Kaya pag magmamanak ka, kawaan ka ng Diyos. Kawaan ka ng ama, ng anak, ng ina. Itong apostoles, Sister Ne, ipinakilala nila ang salita ng Diyos at ang Panginoon. They spread Christianity. Kasi nung unang panahon, when Jesus was still alive, wala pang Christianity kasi buhay pa ang founder. Sa Book of Acts, nandun yung ministry of Paul, the apostle to Gentiles. Sa Book of Acts, nandyan din mga kapatid ang expansion of Mark 16:20. So, pag binasa natin ang Mark 16:20, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, sa Mark 16:20, pag binasa natin, Mark 16:20, St. Mark 16:18-19-20, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. So, tayo mga kapatid, yung Book of Acts, Sister Milen, is just nandoon na yung paglaganap nung Mark 16 verse 20 na sila ay kaya uso sa atin noon ang humahayo. Amen ba? Bagamat tayo ay may mga kapatid, sabihin na natin kapatid kasi nag-ahayag na salita ng Diyos. Pero ibang church, sumasakay sa bus. Pagkasalita ng, mahal ka ng Diyos, Cecilia Kuwanag, Abuloy, Opering. Kaya minsan,
masarap makinig ng Diyos, pero pag nakita mo yung sobre, yung buslo, ay ayaw mo nang makinig. Kasi alam mo, ang susunod ay bigay ng pera. Pero nung unang panahon, Sister Cecil, ang sabi ng Panginoon sa kanila, sila ay humayo. Ipakilala ang Panginoon, ipakilala ang salita ng Diyos. So yun mga kapatid, ang kabuuan ng Acts. Yun ang parang mga content ng Acts. Na sila ay humayo, kaya uso ang humahayo. Ngayon naman, dahil hindi na nga tayo nakakahayo, dahil tayo ay busy sa trabaho, in your own little way, kung may nakausap ka, may nakakakwentuhan ka, ipasok mo na ang salita ng Diyos. Huwag na kayong magmarites dyan. Kilala mo si ano, yung ano, yung malaking tiyan, yung mataba, yung ano, maitim, yung pandak, yung pag hindi mo may describe, ayaw, yung ano, kilala mo yun eh, yung ano, yung si ano, yung may ganon. Pero ang ginawa Sister Cecil ng mga disciples is they propagated, they went out. Uso yung humahayo. Kaya noong mga 1980s, Sister Cecil, humahayo na kami. At the age of 7 or 8, 9, nagpipreach na ako niyan, Sister Cez. Nasa tindahan na kami, may hawak na may microphone. Kayo, mahal kayo ng Panginoon, yung mga nagtatanim ng bawang, ng sibuyas, no, pinapatanggap namin. Mahalo kayo ng Panginoon, taos niyo ang kamay niyo. Sumunod kayo sa mga panalangin namin. Panginoon, Panginoon, makasalanan ako. Makasalanan ako. Naku, grabe yan. Krusada. Ganon mga kapatid. Tama si Pastor Salda, ito, pipindutin lang yung link ng Maranata, Italy. Walang iyak, wala akong ano eh. Hindi ko alam kung wala, ano bang wala ka. Wala kang balak, wala kang hilig, wala ka talagang, diba, walang panahon. Eh ito, ang Book of Acts talaga mga kapatid, they really turned the world upside down. They really did. At itong Book of Acts, it records, mga kapatid, I'm sure 20 minutes na ako mga kapatid, I'm not going too far. The Book of Acts also records the descent of the Holy Spirit, yung pagbaba ng Banal na Espiritu. Kaya may mga churches, ang pangalan ng kanilang iglesia, Pentecostal. Ay, Pentecostal church yan. Pero actually, tayo Pentecostal din actually. Kasi there are two categories ng Protestant. Tayo mga Protestant tayo actually. Kasi, bakit naging Protestant, Sister Elma? Kasi ang Protestant, nag-protest tayo laban sa Katolika, Romano-Katolika. Yung mga tao na ayaw nang sumamba sa mga Diyos-Diyosa, nagprotesta. Kaya naging protestante. Sister Priscilla, naunawaan mo na. Kaya huwag kang magagalit sa mga protesta. Kasi may mga protestante. Ay, protestante ka rin eh. Kasi galing ka sa doktrina ng Romano-Katoliko. Katolika. Sa Protestant naman, nagkaroon niya ng Methodist, Baptist, nagkaroon niya ng Evangelical, nagkaroon niya ng Pentecostal. Marami ng kategory yan. Marami, kumbaga, nagsangasangan na yan. Pero actually, ang doctrine, iisa lang. Magkakaiba lang ng minor doctrines, but the major doctrine, pare-pareho. Ang Methodist, more on methods, methodology. Anyway, so, yung pagbaba ng Holy Spirit, Sister Ne, yun ang tinawag nilang the Pentecost. Yung the descension of the Holy Spirit upon the new church. At nagsimula silang magturo. Kaya dapat tayo nagtuturo, hindi lang si Sister Milen. Pag nalit si Sister Milen, wala nang tatayo. O wala muna tayo, mag-ano muna tayo rito, magkanta-kanta muna tayo. Dapat lahat tayo preacher na, mga kapatid. Ano to, habang buhay tayo ritong Pastor Saldi, Pastor Don, Sister Milen. Dapat mga kapatid, maging tagapagturo tayo. Ano pang sinasabi ng gawa, mga kapatid? Ang gawa rin, mga kapatid, ay nagkaroon din daw ng mga controversy between the Jews and the Christian over observing the law of Moses. Kasi nung unang panahon, as we all know, na talagang entrenched. Kumbaga,
talagang malalim ang hukay, malalim ang ugat na iniwanan ng batas ni Moises. Kaya noon si Moises at si Abraham, talagang parang Diyos sa kanila. Kaya nung dumating na yung Acts, medyo nagkaroon ng controversy kasi sabi ng mga Gentiles, yung mga hindi Hudyo, kami, tagasunod kami ni Jesus. Yung mga Jews, hindi. Susundin natin yung Old Testament, yung Law of Moses. Nagkaroon ng controversy between the Jews and the Christians over the Law of Moses. Ano ba susundin nating batas? And then, it was finally settled in the book of Acts. It was finally settled that Christians are no longer under the law. For it has been completely abolished. Inabolish yon, yung batas na yon, yung old na yon. Kaya nagkaroon ng Old Covenant at New Covenant, Old Testament at New Testament, including the Ten Commandments. Binura na yon. At yon, mga kapatid, ay pinalta na ngayon ng dalawang utos ng Diyos. Namamahalin mo ang iyong Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Sama-sama na yon. Kasi minsan, hindi naman sinabi yan sa sampung utos eh. Oh. Pero, kahit hindi kasama na sa sampung utos, pero kung hindi, kung ang ginagawa mo hindi pagmamahal sa kapwa, di ba? Sinakop ni Jesus lahat eh. Sabi ng Panginoon, isa lang ang batas, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao. Isa lang. Okay, mga kapatid? I'm just giving you the brief background of what the Book of Acts say. Okay, going to the Book of Acts, mga kapatid. I'm still on time, Pastor Saldi. Now, nandito na mga kapatid, in the Book of Acts, chapter 1, verse 2, until the day in which he was taken up. After that, he, through the Holy Ghost, has given commandments unto the apostles whom he had chosen. Si Jesus talaga, ginawa niya talaga yung mga dapat gawin niya bago siya umalis. Tinapos talaga ng Panginoon. Bago siya umakyat. Pero mo, namatay na nga ang Diyos, galing na nga sa impyerno, bumalik na lang ulit. Tapos, after 40 days, 40 days lang kasi yun eh. Nagpakita ang Panginoon ng 40 days. Could it be that, kaya pinagdiriwang natin yung 40 days pag namamatay? Hindi natin alam. Bakit ba may 40 days? May babang luksa? Baka ito. Kasi, yung 40 days, mga kapatid, nagpatunay na talagang nabuhay ulit si Jesus. Hindi agad siya namatay, tapos 3 days lang, babay na siya. Nanirahan pa siya ng 40 days. Nag-stay pa siya ng 40 days. Kaya mahalaga ang 40 eh. Pansin mo, Sister Ne. 40. Life begins at 40. 40 days. 40 days and 40 nights fast. 40 days and 40 nights flood. 40 days na nag-stay si Jesus. Diba? Maraming 40 eh. Makikita mo yung mga numeric. 7, 3, 8. Kaya pag pipili kayo, dapat lagi daw maganda 8 para walang katapusan. May mga ganyan-ganyan pa. Anyway, mga kapatid, 40 days ay nagpapatunay talaga na si Jesus ay nabuhay na maguli. Talagang si Jesus, mga kapatid, nagpatuloy siya. In the book of Acts chapter 1, verse 2, Christ did His works until He ascended. And after that, nung makakyat ng Panginoon at atine, nagpatuloy ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen ba? Kaya kayo pag-aalis sa mga anak nyo, di ba nag-iiwan ka, inday, wanan kita ha, alagaan mo mga yan. Hindi, yari ka sa akin. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Hindi siya basta-basta umaalis. Bahala na kayo dyan. Hindi. Umalis ang Panginoon, inuwanan niya ang banal na Espiritu. Kaya ngayon, pag gumigising kayo, Sister Presi,
Sister Tess, pagising mo, ang bati mo, good morning, Holy Spirit. Because, ang Holy Spirit na ang kasama natin. Minsan kasi nalito, ano bang babatiin ko? Good morning, God the Father, God the Son, o God the Holy Spirit? Holy Spirit, kasi sabi ng Acts eh. Pag alis ni Jesus, nag-iwan siya. Iniwanan niya ang banal na Espiritu na magpatuloy sa paggawa sa kanyang mga apostoles. Ano pang sabi mga kapatid? Yung banal na Espiritu daw mga kapatid is the new agent. Siya na ngayon ang mayordoma natin. Siya na ngayon ang Diyos natin, kumbaga. Siya na ang representation ng Diyos. Lagi mong kasama. Kaya di ba pag mananalangin ka, minsan nararamdaman mo yung damang-dama ko ang presence ng banal na Espiritu. Oh. Kasi nandito ng banal na Espiritu, even in the book of Genesis chapter 1 verse 1. The book of Genesis chapter 1 verse 3 says, there was chaos, there was darkness, there was vague. The whole universe is empty, but the Spirit of God is hovering over the waters. Pag-alagala ang banal Espiritu eh. Yun ang iniwanan ng Panginoon. Siya na ngayon ang, kumbaga, nakaposisyon. Now, sa 15 days, mga kapatid, sa 40 days, nag-usap-usap na ito mga disipulos. Mga kapatid, ito ay Bible study. Okay? Hindi ito sermon. So, Bible study, ano ang mga pinag-usapan nila sa loob ng 40 days? Number one, bodily resurrection of Jesus Christ. Oy, totoo ha. Pag lumabas tayo, ito ang kwento natin ha. Talaga nakita natin si Jesus. Kasi after ng chapter 1, 2, 3, lalabas na sila eh. Dapat iisa ang kwento nila, hindi yung iba-iba. Amen ba? Talagang nabuhay si Jesus. Number 2, His rightful authority. Matthew 28 verse 18. Basahin natin very quickly mga kapatid. Matthew 28 verse 18. Matthew 28 verse 18. May commission ng Panginoon, nagpadala siya. And Jesus came and spake unto them saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Kaya may mga churches ang pangalan nila All for Jesus. Diba? Kasi lahat daw ng mga kapangyarihan na nasa Diyos ay ibinigay na kay Jesus. So yun ang kwento, yun ang dapat nilang pinag-usapan nila. Oh, ito ha, tandaan natin, nasa Matthew 28:18, sinabi ni Brother Matthew, oh, na ang Panginoon, nasa Panginoon na lahat ang kapangyarihan. Ano pa? Ang pinag-usapan noon mga kapatid, worldwide preaching the gospel, Matthew 28:19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, walang mother ha mga kapatid, and of the Holy Ghost. Kaya bagamat walang Trinity sa Bible, pero kitang-kita natin may mga senyales na talagang three Godheads in one God. Tatlong persona sa iisang Diyos. Amen ba mga kapatid? So, kaya iba-iba ang pinuntahan nila. At makikita natin, iba-iba ang pinuntahan. Si Pablo nagpunta ng Italia, si Matias nagpunta ng ganon, si Thomas nagpunta ng India. Nilakad nila yun, mga kapatid, ha? Huwag kayong mag-iinarte na dapat sakay ako. Sila lakad. Ganyan ang pangangaral nila noon. So nag-usap-usap sila, saan ka pupunta? Oh, dito ako sa Asia, ikaw naman doon ka sa Europe. Nagkaroon sila ng pag-uusap kung saan sila pupunta. Water baptism. So naniniwala tayo sa water baptism. Pastor, ano po ba ang dapat? Wisik? Kasi may mga nagwiwisik-wisik, meron namang ini-sprayan, meron namang inilulublob. Ano po ba ang tama? Ay kahit ano. Wala namang sinabing hindi na dapat pinagtatalunan yung mga minor. May mga tao napaka, parang talagang, talagang nakasulat sa Bible, 2 pulgada at kalahati. Masyadong Demetro, mga kapatid.
hindi na dapat pinagtatalunan niya mga ganyan. Kasi si Jesus, wala naman yung ganyan eh. Actually, hindi naman sinabi ni Jesus na dapat o ilublo mo sa tubig. Ang iba naman, dapat kalahati lang. Ang iba naman, talagang sasabunutan ka. Halos matanggal na yung mga piloka ng mga nakapiloka. Di ba? Pero naniniwala tayo sa baptism. Kaya lang nga, dito sa Europe, mga kapatid, napakalamig ng tubig. Di ba? Observance of every command of Jesus Christ. Matthew 28:20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, pinag-usapan din nila yun, mga kapatid, na lahat ng utos ni Jesus, susundin nila. Whatsoever teaching them, whatsoever to observe all things. Maraming iniutos ng Panginoon. Mahalin mo ang kapwa. Mapalad ang mga taong dukha. Mapalad ang ganito. Marami siyang utos eh. Marami siyang mga salitang iniwanan sa atin. So, tinandaan nila yung sinulat nila yon. Ano pa ang pinag-usapan nila, mga kapatid? Yung mga propeta ay totoo. Hindi pwedeng magkakaaway sila o huwag nating anuhin yan. Huwag nating sundin yan si Apostle Pablo. Hindi naman yan disciples eh. Ano lang yan? Dati-dati nga, mamamatay tao yan eh. Diba yung si ano? Si unang Stephen, yung first Christian martyr, siya nga ang pumatay. Tapos ngayon, sasali-sali siya sa grupo natin. Pero, bagamat naging masama ang pasimula ni Apostle Pablo, isinama nila sa Biblia ang kanyang mga isinulat. Nagkaroon ng pagkakaisa, mga kapatid, ang ating mga apostoles. Kaya mahalaga ang founder. Mahalaga ang ginawa nito mga apostoles, itong mga gawa ng mga apostoles na ito, napakaganda ng kanilang mga ginawa. Hindi basta-basta. Kasi nagkaroon sila ng pag-uusap, hindi yung kanya-kanya. O ano natin? Ganito sistema natin ha. Na tayo ay magsisikap na palaganapin natin ang gospel ni Jesus. Dapat ganun. Hindi yung pag magtatanong, makikipag-usap ka, lagi nang buhay ng may buhay, lagi na lang si daing, lagi na lang may problema, kumusta ka na? Ito, walang-wala pa rin. Ito, mahirap pa rin. Ito, ganun pa rin. Ba't ka pa nandiyan sa UK? Ba't ka pa nandiyan sa Italia? Ganun din pala. Buwi ka na sa atin. Wala pa lang kwenta eh. Ano pang ginagawa mo dyan? Malayo ka na sa pamilya mo. Wala pa rin kwenta. Buwi ka na. Amen ba? Talagang nagkaisa sila lahat, mga kapatid. At they confirmed the gospel. Talagang kinumpirma nila ang mga salita ng Diyos. Na malaking kaibahan ng mga kapatid nating mga Muslim. Sinasabi kong kapatid dahil ayoko namang awayin. Huwag nating kamuhian ang mga Muslim naman. Dahil may mga Muslim namang mababait. Pero ang mga yung Islamic book nila na Quran, talagang hindi yung pagkakasulat, sabihin na nating may duda. Itong Biblia, Sister Presi, talagang pinag-usap-usapan, talagang carefully compiled. Tapos ang mga writer, first-hand witness. Hindi yung sabi ni ganun, sabi ni Sister Marites, parang namatay yata si Jesus 3 days after. Sulat ko kaya yun? Hindi. Ang nagsusulat talaga, yung actual na nakakita. And by having that, it's more believable. Diba mga kapatid? Ano pa, sabi rito mga kapatid, na pinag-usapan nila. Now, pupunta na ako mga kapatid sa verse 10. Mga kapatid, konti na lang po. Verse 10, and while they looked steadfastly toward the heaven, as Jesus went up, behold, two men stood by them in white apparel. So habang nakatingin sila mga kapatid, unti-unting umaakyat si Jesus papunta sa langit. Yun ang tinatawag na ascension. Yung pagbaba naman ng Holy Spirit, descension ang tawag. At habang nakatingin sila mga kapatid, dalawang anghel ang biglang nagpakita. Hindi bumaba, Sister Presi, biglang nag-appear. So talaga nagpapatunay na pwede palang mag-appear ang anghel. Walang hindi kumakatok, hindi tatawag, basta na lang, ping! I'm the angel of God. Nag-appear bigla. So, ito ang sabi.
And mapapansin mo, Sister Ne, na ang mga anghel ng Diyos laging nakasuot na puti. Diba? Kaya tama ang mga pelikula. Laging puti ang anghel pagka demonyo itim. Diba? Yung iba naman para magmukhang payat, nag-iitim para magmukhang payat. Pero actually, ang sinusuot ng mga anghel, puti. Sabi pa ng mga anghel, mga kapatid, why? Why do you stand here? Sabi pa, ang ito pa, Sister Cecil, the same Jesus which is taken up from you into heaven shall come in the same manner as you have seen him go into heaven. Ano ibig sabihin nun, Sister Cecil? Ang ibig sabihin nun, Sister Cecil, the same body. So yung umalis ng 2,000 years ago, Sister Ne, is the same Jesus na bababa. At ito pa, Sister Ne, yung habang nakatingin ang mga disciples, kitang-kita nilang tumataas ang Panginoon, nagkakaroon siya ng ascension. Kitang-kita ng kanila mga dalawang mata. Ang sabi ng mga anghel, Sister Cecil, kung papaanong siya'y umakyat, ganun din natin sa makikitang bumaba. Kaya wag kang yung sinasabi ni Pastor Sally kanina na nasa lipa. Diba? Parang, ba't hindi natin alam? Eh, samantalang ang sabi ng mga anghel, habang nakatayo ang mga anghel doon, kung paano mong nakita umakit ang Panginoong Jesus, ganun mo rin makikita, sabihin, makikita ng mata mo. Hindi yung nasa puno ng niyog, ganun ginagawa sa puno ng niyog. Bakit hindi sa nara o bakit hindi sa puno ng aratilis na lang? Nagtatago ang Panginoon, hindi pa siya ready, ganon? Hindi, Diyos yun. Peke. Eh kasi sabi dito ng Panginoon sa Biblia eh. Oh, kung paano mo nakita sa tumaas, ganon din sa bababa. Sabihin, makikita natin siya ng bumababa ang Diyos. Amen ba, mga kapatid? Bodily, makikita natin yung katawan niya, visible with the clouds, and to the exact place. Siguro, kung saan bumaba ang Panginoon, doon din sa, kung saan siya tumaas, doon din sa bababa. Kaya noong mga 1986 yata yun, parang may isang Korean pastor, si Bang Ikha ba yun, na nagpunta sila sa tuktok ng Korea, Seoul, Korea, lahat nakasuot na puti. Doon daw bababa ang Diyos. Eh, wala ka sa Bible, kapatid. Ang sinasabi dito ng mga anghel, kung saan mo nakita ang Diyos na tumaas, doon din siya bababa. Oh. Eh, di ba kapag dumating yan, Sister Cecil, oh, darating ng Panginoon dito, alas 12 ng hating gabi sa Israel, punta tayo doon, mga kapatid. Eh, kasi laki ng daigdig eh. Oh, kaya mga kapatid, paghandaan natin ang pagdating ng Panginoon. We must be ready. Hindi pwedeng patulog-tulog, hindi pwedeng pa-absent-absent. Baka mamaya dumating ang Panginoon, nasa inuman ka. Baka mamaya nasa maritesan ka, nasa karaoke. Eh, dumating ng Panginoon, nasaan ka? Eh, ito, Panginoon, dito ako sa barbecuehan. Wala ka sa gawain ng Panginoon. Amen ba? Kaya sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, kayo ay manatiling gising. Naghihintay. Kaya yung 10 virgins, mga kapatid, 10 virgins, yung 5 ay wise, yung 5 ay foolish. Kasi lahat sila nakatulog. Eh, nung nagising sila, wala na silang oil. Kaya dapat pag nagising tayo, sabihin, nanghihina tayo, Sister Ne. Pero pag yung sa ating panghihina, yung oil na yun is the Holy Spirit who will light up your lights. Siya ang magbibigay ulit ng apoy ng gas. Kumbaga kasi noon, lampara, yung oil ang kanilang baon eh. Dapat lagi mong karga ang banal na Espiritu, kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang banal na Espiritu sa iyong mga lakad. Naghihintay, na parang Sister Ne, pag dumating, sasabi ng implore mo, Ne, darating ako ng October 4. Oh. Eh si Ate Ne, eh siyempre, hindi naman araw-araw naglilinis na parang iba kasi pag sinabing darating eh. Ibang klase ng linis, kumbaga, talagang general cleaning. Oh. O darating na ako ha, o parang ganon. Asahan natin na darating ang Panginoon at any given point. Sabi ng Bible, Sister Price, alam natin ito, na darating siyang parang isang magnanakaw. Hindi natin alam ang date. Oh. Kaya kung ano mga oras na dumating, handa ka.
naghihintay sa Diyos, gumagawa ng mabuti, nananampalataya, at umaasa na lahat tayo mga kapatid na nandito, Sister Elaine, Sister Michelle, Sister Vilma ng Jordan, lahat tayo, magkakatabi tayo sa langit mga kapatid. May kanya-kanya tayong mansion. Sister Cecil, mansion number 1. O Sister Tess, anong mansion mo? 10, pastor, nandito ako. O siya, sige, may Bible study na tayo dun sa Grand Lounge ng Langit. O pag tinignan ang libro ni Apostol Pedro, Tess, ng UK, parang wala yata dito. Letter R na ako, hindi ko pa nakikita. E baka mamaya, pag binuksan ang aklat ng buhay, ay wala ang pangalan mo, kapatid. Dahil lagi kang absent. Alam mo, pag palaging absent, pag palaging absent, kapatid, hindi ka nadidiligan ng salita ng Diyos. Pag lagi kang absent, eh di parang tigang ka, parang kang lagi kang pagod, lagi kang hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Kaya, itong ginagawa natin, maganda na ito eh. Pag Thursday, meron tayong Italy. Bukas na naman, umaga pa lang, meron na tayong Qatar. Hapon, Israel, at saka sa Maine. Talagang bugbog sarado ka. Para kang minarinate na karne. Na pag kinain ka, pati yung lubluuban ng karne, talagang masarap. Hindi yung masarap ka lang tingnan, tapos mamaya pag kinain, ay, ganito to, parang hindi pala masarap, hindi naman pala talaga masarap. Ang gusto ng Panginoon mga kapatid, labas at loob tayo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Salamat po Ate Ne, salamat po Pastor Saldi. God bless you po.